Hello po sa mga kababayan natin dito sa Kuwait. Ako nga po pala si Jean, isang social worker dito sa Kuwait. Tumutulong po kami sa mga kabayan natin na nahaharap ng iba't ibang problemang legal, lalo na yung ating mga manggagawa dito sa Kuwait. So ngayon guys, may ibibigay po ako sa inyong mga halimbawa ng mga problemang kinaharap natin bilang manggagawa dito sa Kuwait. Una po sa lahat yung sahod, or what you call their salary. So guys, if you are facing this kind of issues, like your employer are not paying you 2 or 3 months salary, guys, then what you will do, you will go to Shown. Punta po kayo ng Shown at magreklamo po kayo. Hindi po kayo binabayaran ng inyong employer. You have the right to do it, guys. Okay? But you should have your bank statement. Importante po yung bank statement para patunay na hindi kayo binabayaran ng inyong employer. So, para po sa ating kalaman, dapat lahat ng ating mga sahod ay through bank. Because it is mandatory here in Kuwait na our salary should be through bank. So, kung magreklamo man kayo tungkol sa inyong sahod, dapat may bank statement to have a proof that you are not paid. Okay? Then about po sa indemnity, isi-share ko din po sa inyo. Alam niyo naman po lahat ng indemnity is what you call the end of service money. So ibig sabihin, makukuha niyo lang 'yon pagkatapos ng inyong service, ay pagkatapos ng inyong trabaho diyan sa inyong employer, right? After your contract or end of service, you can get that one. So for example, guys, meron na po kayong ibang trabaho, you transfer it to other company. So, their previous company, you have the right to ask your indemnity. So, kung pinapangakuan kayo ng yung company na ibibigay, ilang buwan nang hindi binibigay. So, within the year na hindi binibigay yung indemnity money nyo, guys, or the end of service money, pwede po kayong magreklamo sa Shown. Kung hindi po nila ibibigay within the year, you have eligible to complain to Shown. Pero pag lumampas na po na isang taon at hindi pa rin kayo nagreklamo, so wala na po kayong karapatang magreklamo na hindi binibigay yung indemnity. So within that year, pwede po kayo magreklamo na hindi binibigay yung indemnity nyo sa previous company nyo. You can complain it or file a case to the court. And then, kasama na din po yung indemnity, yung leave without pay, I mean, your vacation leave yearly. Diba guys, alam nyo naman po na we are entitled of 1 month every year vacation leave. So kung halimbawa hindi kayo binabayaran ng inyong employer or hindi kayo binibigyan ng 1 month vacation leave with pay, then pwede nyo po yung isama dun sa indemnity na hindi nyo nakukuha at ipafile nyo ng case dun sa court. Okay? Saka isa pa pong problema na naharap ng ating manggagawa ngayon or ng mga kapwa ko kabayan ay yung money laundering or money lending. Yung nagpapahiram po tayo sa ating mga relatives, sa ating mga friends, sa ating mga co-workers na nangangailangan ng pera. Of course, bilang kabayan, kailangan po natin silang tulungan, di ba? So, pero wala naman po problema sa pagtulong, guys. Pwede mo naman tayo magtulong sa kanila kung meron naman tayo, di ba? Pero para po sa inyong safety at para po fair both parties, kailangan po kayong may agreement, especially if it's money involved. So, pag may nangihiram po sa inyo ng pera, dapat may agreement po kayong papel. May papel po kayong pinipirmahan. Or, you have what we call the Kimbiala paper. Ipapakita ko po sa inyo mamaya yung Kimbiala paper. That paper, if the party, if the one who borrow money from you should sign or thumb or sign that paper and the amount you will put, kung magkano'ng hiniram niya, proof po yun na itong taong ito, itong kaibigan ko to ay nanghiram siya ng pera. Kaya kung sakaling hindi siya magbabayad, sinisingil niyo na po siya at ilang buwan na po, na hindi pa rin siya nagbabayad, pwede niyo pong gamitin yung paper na yon, what we call Kimbiala paper. Pwede niyo po yung gamitin at mag-file kayo ng case sa court. So ang pag meron po kayong proof na yon, ang court will take action against that person who are not paying back your money. So, importante po yung Kimbiala paper, guys, or court paper na you have the agreement that that person ay nanghiram po sa inyo ng pera. Okay? Para po yun sa makaalaman ng mga nagpapahiram ng pera sa ating mga kapwa, kabayan. Ganun po ang dapat nyong gawin, guys. And then, para din po sa inyong kaalaman or awareness, guys, bilang isang manggagawa dito sa Kuwait, dapat nasa sa inyo, hawak nyo po yung civil ID nyo.
yung passport nyo, yung isinamil nyo, dapat alam yung mga documents na yon, dapat meron po kayo nun. Dapat hawak nyo po yun, guys. Okay? And then, guys, wag po kayong, paalala lang po ito, guys, wag po kayong pumirma ng kahit anong kontrata o kahit any contract, especially here in Kuwait, it's sometimes in Arabic writing. Guys, kung hindi nyo naintindihan, wag na wag po kayong pumirma. Wag nyo po kayong mag-sign, mag-thumb or whatsoever, basta hindi nyo naintindihan. Para rin po sa safety nyo, okay? Para sa safety nyo, kasi kung baka ano na yung pinipirmahan nyo at magagamit yan against you. So, wala po kayong laban. Kaya, dapat ang gagawin nyo po, guys, make sure na naintindihan nyo yon. Kung hindi nyo man naintindihan, maghanap po kayo ng kaibigan o kanino man na nakakaintindi po nun. Translate po yon sa English para maintindihan nyo po. Okay? Huwag basta-basta pumirma ng kahit anong kontrata na hindi naintindihan. Para po sa safety nyo. Okay? And then, guys, isa pang ano ko sa inyo. Kung may kakilala man kayo o mga na nagtatrabaho din dito sa Kuwait o mga kaibigan o relatives man, guys, na may mga hinaharap na problema, may mga legal problems like that, okay, you can contact us, guys. As kabayan, handa po kaming tumulong. Handa po akong tumulong sa inyo. Makikinig po kami. We will give free legal advice. Our law firm is open always for all kabayan, guys. Kaya don't you worry. You can contact me. I will give my number here down in WhatsApp anytime. Okay, guys, kung free, I can call you back. Okay? So, kung may naharap mang ganong problema, tawag lang, walang problema. Okay? So, guys, for example, may mga kabayan natin na kapwa kabayan, nagpaplanong magtatayo ng negosyo or nagpaplanong bumili ng isang property, dapat, guys, may mga agreement kayo. Okay? Especially here in Kuwait. Magtatayo kayo ng negosyo, dapat may agreement kayo. Especially if it's money involved. Okay? Dapat pirmado nyo magkano yung amount, pirmado ng both parties. And then, we have what we call the court paper. Yun yung paper na pipirmahan ng both parties kung magtatayo man kayo ng negosyo or kahit anong property yung bibilin nyo. Nandun yung amount, nandun din yung kung sino man, sino-sino kayo. Kasi guys, pag nagka-problema man afterwards, may proof kayo na ito po yung proof, nakasama po ako dyan, nakapirma po ako. Para fair po yung hatian kung magka-problema man, especially if it's money. Okay, guys? So, sa mga kabayan ko po sa Kuwait, I am willing to help you guys. So, just contact me on WhatsApp. I have here the number down. Okay? Thank you very much and goodbye.